Ang tanong para sa video na ito, ano ang nakuha ni Chrysostomo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Chrysostomo. Taong 1954, sa lugar ng Kamigin. Isang ampon si Chrysostomo ng isang pamilya sa lugar ng Kamigin. Ito ang kumupkop sa kanya mula pa noong sanggol siya. Iniwan si Chrysostomo sa isang tambakan ng bakal sa lungsod ng Dumaguete, bandang Boulevard. At baka alam ng ating mga kaninuno yung lugar na sinasabi ko. May nakakita sa kanyang isang residente at kaagad ipinagbigay alam sa otoridad. Wala namang naganap sa sanggol, kaya pansamantala itong inalagaan ng mismong nakakita. Hanggang sa may dalawang mag-asawa ang inangkin ang bata. Pero, lingid sa kaalaman ng mga residente, hindi ito ang magulang ng sanggol. At ang masaklap, yung mag-asawa ay biyasang mangkukulam. At dahil sa kakulangan sa teknolohiya upang mapatunayan na sila ang magulang, walang nagawa yung tao. Ibinigay nila ang bata. Dinala si Chrysostomo sa lugar ng Kamigin at doon pinalaki hanggang sa magkaroon ng kamalayan. Ang mag-asawa ay tawagin na lang natin sa pangalang Obre at Popong. Ito ang nagsilbing nanay at tatay ni Chrysostomo. Ang bahay nila ay matatagpuan malapit sa dalampasigan. Hindi pa sibilisado ang lugar, kaya kaunting bahay lang ang makikita sa buong paligid. Gawa lang ito sa ordinaryong kahoy. May isang palapag lang ito pero ang sahig ay may lupa. Wala ka ring makikitang kwarto doon sa buong bahay. Sa kadaylanang, ang kisame mismo ang ginawa nilang silid. Bale, pagpasok mo doon sa lugar, ang bubungad sa iyo ay ang sala at ang hagdanan patungo sa may kisame. Nasa edad 8 na si Chrysostomo ng sandaling ito. Madalas siyang dinadala ng kanyang nanay Obre sa lahat ng kanyang pinupuntahan. Sa Siquijor, sa Dumaguete, Surigao, at minsan ay umaabot pa sila sa Cagayan. Minsan nagtatagal sila ng ilang araw doon sa lugar. May tatlo o dalawa. Minsan naman sandali lang. Umuwi din sila kaagad. Alam na alam ni Chrysostomo ang mga ginagawa ng kanyang nanay Obre. May kinakausap lang ito doon sa lugar na pinupuntahan nila. Tapos, umaalis na din. Hindi naman alam ni Chrysostomo kung ano ang pinag-uusapan dahil hindi naman sinasabi sa kanya at hindi din naman siya interesado gawa ng bata pa siya. Maliban na lang, isang gabi. Galing sila sa lugar ng Bohol. Kasalukuyan noong natutulog si Chrysostomo, nagising siya kasi sobrang ingay ng nanay at tatay niya. Narinig niya ang kanyang nanay na umuungol. Sa mga sandaling ito, ang kanyang nanay at tatay ay nasa baba ng bahay. Nairita si Chrysostomo sa nalilikhang tinig ng kanyang nanay. At idagdag mo pa dyan ang mabigat na boses ng kanyang tatay Popong at sobrang baho ng amoy dahil sa usok ng kandila. Hindi na nakatiis si Chrysostomo, kaya sumilip siya sa bandang hagdan. Nakita niyang sobrang dami palang kandila na nakaumbok sa lupa tapos korteng pabilog. At nasa gitna nakaupo ang kanyang nanay at tatay. Obre, itigil mo na yan. Hindi mo kakayanin. Ano ba?
wika ni Tatay Popong. Tumugon naman ang nanay niya pero nahihirapan itong magsalita. Tumahimik ka dyan, Pong. Hindi ko maisagawa yung proseso ng maayos. Wika ni Nanay Obre. Nakita ni Crisostomo kung paanong nangisay ang katawan ng nanay niya. Tumitirik ang mga mata nito habang nakatingala at merong hawak na itim na sanga. Itim lang ang makikita mo sa kanyang nanay at sobrang nakakatakot ng itsura. Paulit-ulit ito ng buka ng kanyang bibig. Pinagmasdan lang ni Crisostomo ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang huminto yung nanay niya tapos lumingon sa kanya. Halos sumabog ang dibdib ni Crisostomo nang dahil sa takot kasi. Dilat na dilat ang mga mata ng nanay niya. Buka ng buka ang bibig. Kulay itim ang dila. Mabilis na ipinikit ni Crisostomo ang kanyang mga mata. Pero pagdilat niya, nasa harapan mismo ng mukha niya ang nanay niya. Hindi makapagsalita si Crisostomo. Nanginginig ang kanyang panga at nangingilid ang luha. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Matulog ka na! Balik doon sa itaas! Wika ng kanyang nanay na sobrang nakakatakot dahil garalgal ang boses. Kaagad nagkubli ng kumot si Crisostomo at tinabunan ang kanyang tenga ng unan. Nakatulog na lang siya ng dahil sa takot. Kinabukasan, hindi bumaba si Crisostomo ng kisame. Nagmukmuk siya doon sa sulok na animoy tutang na lamigan. Anak, bumaba ka na riyan, mag-aagahan na. E ano pa bang ginagawa mo dyan sa itaas? Teka, aakyatin nga kita. Oh, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Nanay Obre. Subalit nang makita siya ni Crisostomo, nagtabon ito ng kanyang mukha at tumalikod. Kasi po, Nay, natatakot po ako sa inyo eh. Ayoko pong bumaba. Tugon ni Crisostomo. Lumapit sa kanya ang Nanay Obre niya at kinalabit siya sa balikat. Ano ka mo? Eh bakit ba? Nanaginip ka na naman ng nakakatakot. Ano bang nakita mo? Wika ni Nanay Obre. Marahang humarap si Crisostomo tapos dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay at tumitig siya sa kanyang Nanay Obre. Habang ang nanay niya naman ay nakakunot ang mukha. Nay, nakita ko po kayo kagabi. Nakakatakot po yung mukha niyo. Diyan po oh, sa may hagdanan, bigla niyo po akong ginulat. Tapos, pinatulog niyo ko, sinigawan niyo nga po ko eh. Ano po bang ginagawa niyo kagabi? Tanong ni Crisostomo at nagpatay mali siya lang ang kanyang nanay. Hinawakan niya ang ulo ni Crisostomo. Ilang gabi ka na ring panay ang panaginip sa kung ano-ano, anak. Tignan mo nga, may masababa sa mukha ko ngayon. Wala naman, panaginip lang ang lahat ng yon. Mahal, Popong! Ianda mo na nga ang gamit at ilang sandali ay aalis na ako. Sige na, anak. Bumaba ka na riyan at mag-agahan ka na. Eh, gusto mo bang sumama sa akin? Wika ni Nanay Obre, pero umiling si Crisostomo. Hindi ito kumikibo habang pababa ng hagdan. Pagkarating niya doon sa ibaba ay tinignan niya ang lupa at may mga bakas ng tulo ng kandila doon. Hindi ako maaaring magkamali. May mga patak nga ng kandila. Ano kayang ginagawa nila kagabi?
wika ni Kristostomo sa kanyang sarili. Oy anak, kumain ka na nga. Eh bakit ka nakatulala dyan? Obre, mahal, dadalin mo ba tong mga to? Wika ni Tatay Popong nang mapansin niyang nakatingin si Kristostomo sa kanya. Animoy, lumikot ang mga mata nito. Tapos may kung anong sasabihin kay Nanay Obre. Subalit, pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Nagbago ang pagtingin ni Kristostomo sa kanyang mga magulang magmula ng araw na yun. Hindi na rin siya sumasama sa kanyang nanay at nagpapaiwan na lang ito doon sa bahay kasama ang Tatay Popong niya. Sobrang lalim ng mga katanungan na pumapasok sa kanyang isipan. Hindi niya alam pero pinaghihinalaan niyang mga aswang ang mga magulang niya. Habang lumalaki si Kristostomo, mas naging mapagmasid siya sa buong paligid. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ng mga magulang niya. Nakaantabay agad ang mga katanungan sa kanyang isipan. Palagi siyang nagmumuni-muni. Nang mga panahong ito, 10 taong gulang na si Kristostomo. Kapag wala ang nanay niya ay naroon siya sa dalampasigan na katambay. Naroon siya sa isang tumpok ng bato na may kubo na ginawa ng kanyang tatay. Mailap sa mga tao si Kristostomo dahil na rin sa ganito siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang makihalubilo sa mga batang kasing edad niya. Madalas mapag-isa lang siya. Hanggang sa dumating ang isang araw. Nakatambay noon si Kristostomo sa kubo at natutulog. Ginabi siya doon sa lugar. Hindi naman siya hinanap ng tatay niya sa pag-aakalang maaga siyang umakyat doon sa kisame. Nagising si Kristostomo nang dahil sa isang hele. Hele na sobrang tinis pero ang sarap pakinggan. Bumangon si Kristostomo at tinanaw niya kung saan nanggagaling ang tinig. Nang mga sandaling ito ay low tide at ika-4 na silang ng buwan kaya maliwanag ang nakikita niya sa dalampasigan. Ilang sandali pa, may napansin siyang gumagalaw sa unahan. Singkit mata niya itong tinitigan hanggang sa bumaba siya ng kubo at marahang lumapit. Nang medyo maaninag niya kung ano ito, biglang kumabog ang dibdib niya kasi isang tao ang nakita niya na nakaupo sa dulo ng kantil. Bagamat medyo madilim, kita niya ang hugis ng katawan nito. Batid niyang babae kasi mahaba ang buhok tapos sobrang payat. Nang mapansin siya nitong nakatingin, mabilis itong lumusong sa tubig. Nakita ni Kristostomo ang kakaibang hugis ng mga paa nito. Parang magkadikit tapos sobrang lapad ng dulo. Hindi inalis ni Kristostomo ang tingin niya doon sa nilalang. Nagpaikot-ikot ito ng langoy. Tapos lumundag pa itaas. Narinig ni Kristostomo na tumatawa pa to. Hindi naman siya natakot kasi yung klase ng tawa ay masarap pakinggan sa tenga. Hanggang sa biglang naglaho yung nilalang. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang tatay. Alam niya kasing papagalitan siya nito dahil ginabi siya doon sa may dalampasigan. Nanatiling sikreto ang bagay na ito. Pero magmula ng araw na yon, madalas nang pumupunta si Kristostomo doon sa lugar tuwing gabi. Palagi niyang nakikita yung nilalang. Hanggang sa nasanay siya rito at mas lumalapit pa siya. Subalit,
nang makita niya sa malapitan. Dito na kinilabutan si Crisostomo. Yung mukha kasi ay parang bungo. Yung mata niya ay kulay dilaw na parang isang buwan. Halos maiyis sa takot si Crisostomo sa kilabot. Hindi siya nakagalaw. Nakakatakot pala yung mukha. Tsaka parang isda. Isda tapos kalahating katawan tao. Nanay! Nanay! Wika ni Crisostomo sa kanyang sarili. Nakatitig lang sa kanya yung nilalang. Hanggang sa meron itong tinuro sa kanyang unahan. Sinundan ni Crisostomo ang direksyon at may nakita siyang kumikinang na bagay. Pagbalik niya ng tingin doon sa nilalang ay wala na ito. Dito na nakaramdam ng luwag sa dibdib si Crisostomo. Yung bagay na itinuro nung nilalang ay nilapitan ni Crisostomo. Nung ilang metro na lang ang layo niya, nanlaki ang mga mata niya kasi isang kabibe na may bilog na kumikinang sa gitna ang nakita niya. Dinampot niya ito at tinitigan. Nagwika sa sarili ng, ano kaya tong bagay na to? Perlas ata to? Pero sobrang kinang kahit madilim. Chris! Hoy! Crisostomo! Nasaan ka ba? Nagulat si Crisostomo nang bigla siyang tawagin ng kanyang ama. Kaagad niyang ibinulsa ang nakuha niya at kumaripas ng takbo papauwi. Saan ka ba nang galing? Akala ko nasa taas ka na. Ikaw bata ka. Kapag nalaman to ng nanay mo, ako ang papagalitan. Ikaw ah, binabantayan mo yata yung bawat pagkilos ko. Kapag nalingat ako, umaalis ka kaagad para makalabas. Teka. Ang sakit ng ilong ko, aray. Ang hati ng balat ko. Wika ng kanyang tatay at bigla na lang dumaing. Tay, bakit po? Ano pong nangyayari sa'yo? Ba't ang sama po ng mukha niyo? Tanong ni Crisostomo. Ah, wala. Sige na, pumasok ka na doon. Kumain ka na at matulog na. May gagawin lang ako. Aray, bakit kaya biglang sumama yung pakiramdam ko? Siguro pagod lang. Wika ng kanyang tatay Popong. Pinagmamasdan lang siya ni Crisostomo habang kumakain. Nung umakyat na si Crisostomo doon sa kisame, tinignan niya uli ang bagay na nakuha niya. Pero biglang may bumulong sa kanya kaya nabitawan niya ito. Boses ng nilalang na nakita niya doon sa dalampasigan. Sa'yo na yan, pang-protection mo. Mag-iingat ka palagi ah. Nariyan ako malapit lang sa'yo. Kung may kailangan ka, hawakan mo lang yung bagay na yan. Tapos isipin mo ako. Siguradong darating ako para sa'yo. Ayos mga idolong kaninuno. Dako muna tayo sa ating shout out. Shout out para kay Annabel Alvarez, SDJ, Times, Jai Paolo, Juliet Delegado, Yana Christine, John Lawrence, Kabalen Buddy, Skynica Elisterio, Felicidad Layug, Marianida, Gemma Baluyot, Badit 32 Taiwan, Charlene Gumansing, Mariekoy Vlog, Romil Gonzalez, Joy Rodriguez, Luisi Fresco, Jennifer Sales, Rose Ann Apabol, Ma Teresa Nabisero, Jojo Baroga, Christine Joy, Cecil Rodriguez, Rose Dioso, Bells Malbas, Shallow Yummy, Juliet Castro, Michelle Cedron, Fresbiteros Rose, Peter Bisaya, Nora Valdez,
at kay Mark Eugene Pantoja. Maraming salamat mga kaninuno para sa mga comments nyo. Para sa mga gustong ma-shout out, comment lang kayo dito sa ating comment section. Ang masasabi ko naman para sa istorya natin ngayon, para sa akin, malapit yung storya dahil mahilig ako sa dagat. Maswerte tong si Crisostomo kasi nakakita siya ng pwede nating sabihing serena. Kasi ako, inaantay ko kung may makikita akong ganyan kapag nagda-diving kami. So far, wala pa naman. Pero tignan natin kung maswerte nga itong si Crisostomo sa nakita niya. Tignan natin kung kaibigan ba talaga o nililin lang siya ng elemento. Yan lamang mga kaninuno. Kitakits sa susunod na bahagi ng ating kwento. Yun lamang. Maraming salamat. Paalam. Bye!